Acting Ombudsman Mercedes Gutierrez ang pagkaka-aproba ng Sandiganbayan sa plea bargain agreement kay retired General Carlos Garcia. Ayon kay Gutierrez, pinatunayan daw ng nasabing desisyon na malinis ang kanyang dating ahensya at ang Office of the Special Prosecutor. Ang plea bargain agreement kay Garcia ay isa sa mga naging basehan ng impeachment complaint laban kay dating Ombudsman Gutierrez. Sang-ayon din daw ito sa opinyon ng kanyang ahensya na legal at regular ang pinasok nilang kasunduan. At ito ang pinakamainam na gawin ng pamahalaan sa kaso ni retired Major General Garcia. Patunay din daw ito na walang basehan ang mga akusasyon ibinabato sa kanila at ginawa lang nila ang kanilang trabaho para protektahan ang interes ng gobyerno at ng lahat ng Pilipino. Samantala, makakausap naman po natin ngayon ang abogado ni retired Major General Garcia na si Atty. Maricel Capa. Magandang umaga po, Atty. Capa. Morning po. Good morning, Atty. Capa. Magsasampa daw po ng panibagong motion for reconsideration ng Office of the Solicitor General kasi irregular daw talaga yung nasabing kasunduan nitong plea bargain agreement nga. Anong masasabi ng inyong kampo tungkol dito? Una po, bago po sabihin ko yung tinatanong ninyo, i-clarify lang po na ang counsel na record po ni General Garcia ay si Atty. Constantino De Jesus at ako po ang kanyang spokesperson. Bilang putan po dyan sa katanungan ninyo, ay meron naman po mga proseso na pwede pong gawin ang Solicitor General at karapatan po nila yan. So kung yun po ang tingin nila na tama pong dapat na gawin, irerespeto po natin ang proseso. Patulad po ng dati na namin ginagawa na pagrespeto sa proseso. At Attorney, natupad nyo na po ba yung mga kondisyon ng plea bargain agreement at ano-ano po ba itong mga kondisyong ito? Hindi ko po siya madetalye, no? Pero yung po nilipo ay natupad naman po kaya nga po nagkaroon po ng resolution. Although we have to be very honest with you po. Kasi sa totoo lang po yung resolution po na nababanggit ngayon sa dyaryo, hindi pa po namin nakikita. So hindi pa po namin alam kung ano pong nilalaman nito. Ang gusto po sana namin ay makita po muna namin bago po kami makapagkomento ng maayos sa mga katanungan niyo po. At kumusta naman po ngayon yung pamilya Garcia? What is their reaction tungkol dito sa pagkaka-aproba ng plea bargain agreement? Opo. So ngayon po kasi ang connection po namin sa pamilya ni General Garcia, kung ang pinag-uusapan ko ay si Ms. Garcia at well as yung pong mga anak, hindi po namin sila nakakausap. Si General Garcia lamang po ang aming nakakausap at siya rin po ang nire-represent ng, ni Atty. Constantino De Jesus. So with respect po sa mga sa pamilya po kay Ms. Garcia at sa mga bata, hindi po namin masagot kung kumusta na po sila. Marami pong, Atty., marami pong nagsasabi na lugi daw po ang taong bayan dahil dito sa plea bargain agreement na ito. Ano po reaksyon ng inyong kampo tungkol dyan? Gusto po namin na liwanagin na siguro po ang pinakamaganda po ay balikan po natin yung mga records ng kaso para po malaman natin kung ano kung talaga po ba na merong tinatawag na kalugihan ang taong bayan. Kasi po, naniniwala naman po kami na yung bagay-bagay na ganito po, hindi naman po basta po didesisyonan ng Sandiganbayan nang ganito po ang kasong ito kung hindi po ito naayon sa nakikita po na nila na mga ebidensya. Alam niyo po yung Sandiganbayan, hindi naman po mga justices lang, di ba, na nag-iisa, dalawa, di ba, yung ganun po na pwede po namin impluensyahan o ng kahit na sino pong tao. Sa paniwala po namin, ang mga justices po ng Sandiganbayan, hindi lamang po sa division na ito, ay mayroon pong nasumpa ang katungkulan at alam po nila na ang kanila pong kung ano man po ang naging desisyon nila ay naaayon po dun sa nakita nilang ebidensya. Okay, maraming salamat po, Atty. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Okay, yan po si Atty. Maricel Capa, spokesperson ni retired Major General Carlos Garcia.